Magandang hapon po mga kalingap, mga ate, mga kuya. Ngayon po, nandito pa rin tayo sa bahay ni Tatay Alexander. Yan, akin pong kinapanayam si Ineng, yung pong panganay na anak na babae ni Tatay Alexander. Siyempre siya po yung nag-aalaga, so kukumustahin natin si Tatay Alexander sa kanya. Yan, si Tatay Alexander po ay nandoon sa kanilang bahay ngayon. Yan, iniwan ko muna doon at lumabas kaming dalawa ni Ineng para mag-usap kaming dalawa at makwento sa akin ni Ineng kung kamusta na yung tatay niya at ano yung mga pinaggagawa dito in 2 weeks. Yan, na nandirito sila. So, samahan niyo po ako, kausapin natin si Ineng. Okay, nandun po ngayon si Tatay Alexander sa loob ng bahay doon. So, nandito kami ni Ineng. Yan, ito na po si Ineng. Ineng, kamusta na? Medyo ayos naman ako. Yan, kamusta naman yung pagdating niyo dito? Ayos naman po yan. O, kamusta naman si Papa mo? Ay, ayun po. Ay, pagkatigas din ang ulo. So, sige, kwento mo. Kahit po pinagbabawalan ay di po nakakatiis na hindi po umano, hindi po kumilos. Napunta po dito sa baboyan, sa mga manukan, kahit po sinasabihan. Hindi po. Isang po di po nagpapasaway talaga. Pasaway talaga, no? Pero sa tingin ko, mas maganda yung aura niya ngayon kaysa nung mga naunang pagpunta ko rito ay. Opo. Maayos naman na po at maano na rin naman po yung ano niya, yung paa niya. Kakasaklay naman po. Nakakalakad na siya na nakasaklay. Opo. Ay, minsan nga daw po maano, yung nagkikirot. Nagkikirot. O, dahil na po puwersa. Siya nga po. Ay, antigas po naman. Saan po, pag sinasabihan namin, ay antigas po ng ulo. Hindi po nakakatiis. Hindi po sanay na walang ginagawa ay. Oo, masipag talaga ang tatay mo eh. Masipag talaga yan eh. Kaya lang nga, siyempre sa ngayon eh, hindi pa muna siya pwedeng magkikilos. Gawa ng, yun nga, mayroon pang depresya niya paa niya. Hindi pa talaga tuyo-tuyo yun, sariwa pa yun. Pero tuloy-tuloy mo lang yung paglalanggas. Opo. Tuloy-tuloy lang yun. Tuloy nga ano po. Hapon, inaanuhan ko po yan, nilalagaan ko po ng dahon ng bayabas, nilalanggasan ko po yan. Tapos nilalagaan ko po ng ano, malunggay para okay. Po may iniinom din po siya. Oh, maganda yon, yung iinumin niya yung dahon ng inilagang dahon ng malunggay. Okay. Yan. O kaya kahit yung guyabano, yung dahon ng guyabano, maganda rin yun sa katawan. Okay. Yan, kasi ako nga ngayon, papunta ko dito, hindi ko maintindihan. Kasi biglang namulikat itong mga daliri ko, kaliwat kanan, kanina, kaya napahinto ako. Dapat kanina pa ako dito, nagpahinga muna ako ng 30 minutes doon sa sentro. Nainom ako ng tubig, sumilong ako at nagpahinga. Kasi sabi ko parang hindi maganda itong pakiramdam na ito. Parang sumakit yung ulo ko, tapos namulikat yung kaliwat kanan kong mga daliri. So hindi normal na nangyayari sa akin yon. So kaya ginawa ko, nagpahinga muna ako bago ako nagtuloy papunta rito. Pero kahit na ganun pa yung nangyari sa akin, hindi naman ako maaawat nun sa pagpunta rito dahil yun yung ano eh, yun yung purpose ko kung bakit ako nandito sa lugar na to, ang bisitahin kayo rito at binisitahin si Tatay Alexander kung kumusta na siya. Okay. Siyempre, hindi naman natin pababayaan yung tatay mo. Okay. Yan, nasimulan na natin yan. So, hanggang maging maayos na maayos siya, nandito pa rin ako sa inyo. Okay. Yan, maraming salamat sa mga tumutulong pa rin sa atin. Yan, kahit papano nandiyan sila at nakasuporta sa atin. Yan, kaya dapat pasalamatan natin. Wala tayong tigil sa pasasalamat sa kanila dahil malaking pagbabago ang nagawa nila sa papa mo. Diba? Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sa lahat ng mga tumulong. Sa tatay ko, kay Kuya Mel po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, siyempre, sa Team Kalingap, sa Team Kalinga po, nagpapasalamat din po ako. Kay Kuya Bal, kay Kuya Ram. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, especially kay Ma'am Maydawang. Kay Ma'am Maydawang po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kasi si Ma'am Maydawang yung ano, si Ma'am Maydawang yung nagpursigi para ma-operahan ang tatay mo. Kaya, ayan, si Kuya Mel, ako na lang yung gumawa ng paraan para magtuloy-tuloy. So yun, kanina nga nakipagkita ako kay Dr. Villanueva at nagbayad ako doon sa kulang.
Yan na, hinuhulog-hulugan ko sa kanya. Yan na, kahit papano naman eh, konti na lang. Malapit na ako matapos. Kaya ngayon medyo nakita mo, wala naman tayong dalang ano, wala naman tayong dalang pang ayuda ngayon. Dahil dehydrated pa si Kuya Bel. Tapos okay. Diba pagdating sa bahay, alam mo naman mga gastos natin sa bahay. So, ngayon na, kaya pasalamat pa rin ako at meron pa rin mga tumutulong sa atin, sa akin, yan para makaraos tayo sa araw-araw. So, ngayon eh, wala ka bang naobserbahan sa tatay mo mula nung pag-uwi nyo rito? Ganun lang po, saka di na po siya yung kagana dating mainitin ang ulo. Hindi na siya mainitin ang ulo? Okay. Minsan po pag nagagalit dun sa kapatid ko na bunso, nunain lang po ang ulo. Ay pag po magsisir, manalabas na lang po ako. Di na po ako na-emit, ay alam po niya, pag di na po ako nag-emit, nagagalit na po. Kaya po di, pag nag-ano po yan dyan, nagpaparadakdak. Opo, nalabas na lang po ako dito. Di na ako naimik. Pinababayaan ko na lang po siya. Natigil din naman po. Pag wala na siguro pong kausap. Eh, isang linggo ko nga po hindi ko rin po naanuhan at nagbaba nga po kami ay sama po yung pakiramdam ko. Nagkasakit din po ako. Ah, yun nga. Yung naninikip yung dibdib mo. So, yun. Eh, nag-okay na naman ngayon. Maano naman ako, maayos-ayos naman ako. Kaya nakakyat na po kami dito. Yung agong mo, nasaan yung agong mo? Ay ano po, nagbawa po at nagpapabili po ako ng gamot ko. Ano po ay, kailangan po ng gamot ay, kailangan ko pong makain. Ay pinapaano pa nga po, pinababalik ako at magpa-ubigayin daw po ako eh. Oo nga. Hindi na po ako nagbalik. Bakit? Hindi na po ako nag-anap. Wala naman po kaming pera. Magkano ba yung paubigay ni? Hindi ko po lang po na ano. Pero sabi po ay baka po nasa 1,000 daw po. Ay di na po ako nag ano. Di na po ako nagbalik. Bakit? Pagkaano po ng center. Diretso na po kami dito. Sa center yung paubigay? Sa malaking center po sa Paracali. Pag hindi daw po sa ano. Doon sa district? Mm-hmm. Yung nando doon malapit sa Talubatib? Mm-hmm. Magkano? 1,000 ang bayad? Ba't ang mahal? Hindi ko po ano. Hindi naman po ako nagtanong sa ano, sa center. Eh dapat ano, nagpa-obigay ni ka kasi ano, kasi eh delikado yan sa bata, syempre. Eh buntis ka, ilang buwan na yan? 5 months na. 5 months na. So dapat mag-ano ka? Mag- Hindi po ako, hindi rin po ako nakakatulog ay. Bakit? Hindi ko po ano. Eh dapat magpa-check up ka. Lagi pong naninikip ang dibdib ko. Hindi po ako naka... Para po lagi akong hinihingan na ano po ako minsan, nahihilo. Nahihilo. Eh, sinabihan po ako nung magpa-check up ako sa center. Paano na nga daw ko. Hindi po ako nag-ano. Ano sabi doon sa center no? Sinabing anong findings nila sa'yo? Magpaubigay ni nga daw po ako. Magpaubigay ni ka. Kasi baka mamaya maging apektado yung bata dyan. Inanuhan na lang po ako, naresetahan na lang po ako ano. Anong gamot? Sa ano po, sa baby daw po, kung paano daw po ng buto ng bata. Pagpalakas ang buto. Kasi dapat may masusustansya kakainin mo. Naggagatas ka ba palagi? Okay. O maggatas ka lang palagi. Sinigyan na lang din po ako ng vitamins na hinaga po yung katawan ko. Sige, ganito. Ay, kaya di na po ako nainom na lang po ako. Bibigyan kita ng 1,000. Ito lang ang may bibigay ko dahil alam mo naman, irap din ako. Siyempre, ikaw nung kailangan ko yung tulong mo, nandiyan dyan ka para tumulong. Yan, hindi lang sa akin, pati sa tatay mo. So, ako naman ngayon ang magbabalik ng ano. Kumbaga ba, it's payback time. Ito ay tulong ko sa iyo sa paraan lang na kaya ko. Ayan. Tanggapin mo itong 1,000, magpa-obigay ni ka. Yan. Siguraduhin mo magpapa-obigay ni ka, ha? Okay. Yan. Hindi ano yan, kasi para sa ano yan, sa baby mo yan. Yan, kailangan na ma-check up ka. Hindi kailangan na pabayaan mo na lang dahil wala kang pera. So mabuti pala at napasyal ako dito para na ngayon nalaman ko may problema ka rin pala. Dapat sinasabi mo sa akin. Ayan. Hindi na po ako naka-ano. Ba't hindi ka nagme-message sa akin? Hindi po
po na hindi po, hindi nga po ako nasabi kay Papa. Oh, ngayon? Nahihiya po ako. Oh, ngayon na kita mo, buti kinausap kita ngayon. Oh. Kahit papano makakatulong din. Di ba ano sinabi ko sa iyo nung nandoon ka? Magtiis ka lang, dadating yung araw, makakatulong din ako sa iyo or may tutulong sa iyo. Hindi po talaga ako na ano, kahit po sa tatay ko, di pa ako na ano, nagre-reklam. Kung ako po may sakit. Dapat nagsasabi ka tulad niyan, Tos, eh siyempre alam ko naman wala kang trabaho dahil nag-resign ka na para alagaan ng tatay mo. Ang agong mo naman, kung walang biyahe sa bangka, hindi rin kayo, wala rin kita. So, eh, sa pagkakabod naman, minsan sa isang linggo, sa tatlong araw, walang kuha, minsan ang kita lang 200. So, naiintindihan ko lahat yan. Kapag si Kuya Mel meron, tutulong at tutulong ako sa inyo. Diba, yun naman ang pinangako ko sa iyo. Sabi ko, kapag natapos tayo dito, yan, anong malay mo, baka sa susunod, ikaw naman yung puntahan ko at tulungan kita dahil sa ginawa mong kabutihan sa pagtulong sa tatay mo at pagtulong din sa akin. Yan, kasi alam mo naman, tayo lang naman magkasama nung nasa ospital ang tatay mo, lahat ng hirap, tayo lahat ang nakaranas niyan, hindi mo ako pinabayaan, siyempre hindi rin kita pababayaan. Yan, yan ang tulong ko sa iyo. Yan, kaya nga ako Team Kalingap para maglingap sa mga nangangailangan. Kagaya mo, yan, alam ko naman yung buhay mo, karapat-dapat ka naman tulungan. Kaya nandito lang ako lagi, kung meron tayo, okay, pag wala tayo, alam mo naman ako, hindi naman magdadalawang salita kung meron lang din ako. Kaya sa ngayon, yan lang ang may tutulong ko sa iyo, kailangan makapagpaobigay ni ka kasi importante yan para sa kalusugan mo at sa kalusugan ng mga bata. No? Yan, kaya maraming salamat din sa iyo at hanggang ngayon, patuloy mo pa rin inaalagaan ng tatay mo. Yan, pasensya na kayo, hindi ako gano'n nakakabisita dito sa inyo, pero sisiguraduhin ko naman na pupunta at pupunta ako dito. Hindi natatapos sa ospital ang paggabay ko sa inyong pamilya. So nandito lang lagi si Kuya Mel para sa inyo. Ayan. Kaya huwag kang mahihiya, kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Kung meron naman ako, sasabihin ko naman sa iyo. At kung wala naman, sasabihin ko rin sa iyo. Ayan. Basta kung ano yung kaya ni Kuya Mel na tulong para sa inyo, ibibigay ko yan. Ayan. Huwag kang mahihiya. Lalo na sa kalagayan mo, nagdadalang tao ka, 5 months na yung, ano, yung baby mo. So kailangan niya ng magandang kalusugan mo. No, kasi kawawa naman yung bata, wala namang alam yung bata eh. 'Di ba? Sa nangyayari sa iyo eh. So wag natin idamay yung bata. So gawa natin ng paraan kung kaya natin. Yan, nakita ko naman yung pagpupursige mo, pagmamahal mo sa tatay mo, sa magulang mo. Yan, at pagtitiis mo sa mga kapatid mo, na nakikita ko naman 'yan. So ako, humahanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Yan, kaya nga sabi ko sa iyo, nandito lang ako lagi. Yan, hindi ako mawawala. Kaya, ayun, yan, pasalamat tayo sa, kay Madam Pittsburgh. Yan, pasalamat ka kay Madam Pittsburgh. Salamat po, Madam Pittsburgh. Tsaka kay Mama Leonie Rodriguez. Ma'am Leonie Rodriguez, maraming salamat po. Yan, maraming salamat po sa kanilang dalawa. Yan, kahit papano, yan, may naibigay ako sa'yo. Yan, sana tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin, hindi tayo magbabago. Yan, tandaan natin, may views man tayo o wala, yan ang importante, eh nakatulong tayo. Yan. Maraming salamat sa iyo, ano, Ining. Maraming salamat din po sa iyo, Kuya. Yan, lahat po ng tinulong mo sa ama. Huwag kang mag-alala. Yan, pagbalik ko dito, yan, titingnan natin kung ano magagawa ko pa. Okay? So, ayan, ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon.
tanggalin natin ang galit, inggit sa ating puso't isipan, bagkus palitan natin ito ng pagmamahalan, pagkakaisa at pag-uunawaan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin, sa aking channel. Huwag niyo pong kakalimutan, suportahan Kuya Mail. Yan. At syempre, Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Etna Vlog. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. And I love you 3 times a day. Bye-bye! Bye-bye. Ito mga kalingap, galing na po tayo kay Tata Alexander. So, yun po. Okay naman po siya. Yan, yun lang, nagkikilos-kilos, kaya binawalan na naman po natin. Yan, pero nakakapaglakad na po siya na nakasaklay. Siyempre si Ineng, kinapanayam din po natin. Yan, nalaman natin na siya pala ay nagkasakit. Yan, at kailangan niyang magpa-obigaini. So, yan po, kahit papano, naabutan po natin siya na pampa-obigaini niya. So, maraming maraming salamat kay Ineng sa patuloy niyang pag-suporta sa kanyang tatay. Yan, at maraming salamat sa kanya dahil siya yung nakatuwang natin sa pag-asikaso nung nasa ospital ang kanyang tatay. So napakabait na bata. So karapat dapat lang po na mabigyan din siya ng tulong. Yan, sa abot ng ating makakaya. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. Yan, sa lahat po ng mga nakasuporta po sa akin na walang sawang nagbibigay ng tulong. Yan, maraming salamat po. Yan, at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless.